Ikinalulungkot lungkot ko. Pero ayoko maging diktador. Hindi yan ang gusto ko. Ayoko mamuno o manakop ng kahit na sino. Gusto kong tulungan ang bawat isa kung kailangan. Gusto nating tulungan ang isa't isa pagkat ganun ang tao. Gusto nating mabuhay sa ligaya ng bawat isa, hindi sa pagdurusa ng iba. Ayaw nating kapuotan o pamuhian ang sinuman. At may lugarang daigdig para sa lahat at sagana ang butihing mundo. At kaya nitong maglaan para sa lahat. Ang buhay ay maaaring maging malaya at maganda. Pero tayo'y naligaw ng landas. Kasakiman ang naglason sa kaluluwa ng mga tao. Binakura ng puot ang buong daigdig. At pinagmarcha tayo patungo sa pagdurusan, pagdanak ng dugo. Napabilis natin ang lahat. Pero ikinulong natin ang mga sarili. Ang makinaryang nagdulot ng kasagana ay iniwan tayong laging nangangailangan. Sa kalulungan natin, wala na tayong pinaniniwalaan. Sa katalinuhan natin, tayo'y naging walang awat na lupit. Labis tayo mag-isip na halos nawala na ang ating damdamin. Higit sa makinarya, ang kailangan natin pagkatao. Higit sa katalinuhan, kailangan natin ng kagandahang loob at kabutihan. Pag wala tayo nito, magiging marahas ang buhay. Guguho ang lahat. Pinaglapit na tayo ng teknolohiya ang mga imbensyong iyay nananawagan sa kabaitan ng tao. Nananawagan para sa pandaigdigang kapatiran. Para sa pagkakaisa nating lahat. Ngayon, maaari na akong marinig ng milyong-milyong mga tao na nawalan ng pag-asa. Mga biktima ng sistemang umuudyok sa ilang hayop na pahirapan at ikulong ang mga inosente. Sa lahat na nakikinig sa akin, sinasabi ko, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ang pagdurusang laganap ngayon ay dulot ng kasakiman, kapaitan ng ilang takot sa pag-unlad ng sangkatauhan. Ang kapuotan nila ay lilipas din at papanaw ang mga diktador. At ang kapangyarihang inagaw nila sa mga tao ay babalik sa mga tao. Sa kabila ng kamatayan ng marami, hindi maglalaho ang kalayaan. Mga kababayan, huwag kayong bumigay sa mga hayop. Mga taong namumuhi sa inyo, umaalipin sa inyo. Hawak kayo sa leeg, nag-uutos kung ano ang inyong dapat isipin at damin. Silang nagsasanay sa inyo. Nagpapakain sa inyo. Turing sa inyo ay mga masunuring tupa. Gagamitin lamang kayong bala sa kanyon. Huwag kayong bumigay sa mga diwaling ito. Mga taong makina ang utak at puso. Hindi kayo mga makina. Hindi kayo mga hayop. Kayo ay mga tao. Ang pag-ibig ng sangkatauhan ay nasa inyo. Hindi kayo sadyang mapuot. Silang walang nagmahal ang sabiang ganoon. Silang hindi minahal at mga tiwala. Mga kababayan, huwag ninyong ipaglaban ang pagkaalipin. Ipaglaban niyo ang kalayaan. Tayo ang may kapangyarihang lumikha ng kaligayahan. Tayo ang mga tao ang may kapangyarihang gawing malaya at maganda ang buhay. Sa ngalan ng demokrasya, gamitin natin ang kapangyarihang iyan. Magkaisa tayo. Ipaglaban natin ang isang bagong daigdig. Isang mundong mapitaga na magbibigay ng trabaho sa mga tao. Ng kinabukasan sa kabataan at kasiguruhan sa nakatatanda. Nangako rin ng ganito ang mga gago na nangamtang ng kapangyarihan. Pero mga sinungaling sila. Hindi nila tinupan ang pangako yan. At hindi nila tutuparin kailanman. Pinalalayan ng mga diktador ang kanilang mga sarili habang inaalipin nila ang taong bayan. Ngayon, ipaglaban natin at tuparin ang pangako nila. Lumaban tayo. Palayain natin ang daigdig. Ibaksin natin ang kasakiman
ang puot at ang pagkawalang unawa. Ipaglaban natin ang isang daigdig na kasandig sa katwiran kung saan ang siyensya at ang pag-unlad ay nakatuon sa kaligayahan ng mga tao. Mga kababayan, sa ngalan ng demokrasya, magkaisa tayo. Magkaisa tayo. Magkaisa tayo. Magkaisa tayo. Magkaisa tayo. Hello mga ka-Reality of Life. Welcome back to my channel. This is Daddy Rick again. Ayan, alam niya na naman siguro kung ano yung ating topic. Magkaisa tayo. Palayain natin. Gamitin ang demokrasya. Gamitin ang teknolohiya. Tama, magkaisa tayo. Magkaisa tayo upang labanan ang kanilang ipinaglalaban. Yun lang ang aking masasabi. Ang masasabi ko ay ang aking pananaw. Hindi ko alam kung ano ang inyong pananaw tungkol sa kanilang naisiparating. Kasi di ba nakalagay anti-terrorism law. Tapos ganon, ipaglaban, demokrasya, kinulong, babala sa kanyon, lumaban tayo, diktador, at kung ano-ano pa. Nakakulong ba tayo? Mamamayan. Alam ko na sinaway tayo ng gobyerno nang dahil sa quarantine. Pero sasabihin na nakakulong sa teknolohiya ngang umiiral, nandiyadyaan yung sobrang press freedom, freedom of speech ng bawat isa na marami niyang naging abusado sa sitwasyon na to kung ating titignan. Sa ating pananaw, lagi ko nga sinasabi, this is a balanced opinion. Opinion nila yun eh. Opinion nyo yan na ilalagay ninyo sa komento sa ilalim. At opinion ko naman ito bilang isang mamamayan, bilang isang OFW na nagsisika para sa aking pamilya mula pa noong ako'y 15 anyos na naging isang breadwinner at naging working student at nag-struggle sa buhay upang matugunan ang pangangailangan ng aking pamilya na hindi umasa sa gobyerno. Silang nagpapakain sa inyo. Ganit, hindi ko maintindihan eh. Kaya nintindihan nyo ba yung kanilang naisipahayag? Medyo ang hirap kasi, di ba? Kitang-kita naman na may idiot board eh, no? Binabasa yung ano yung sasabihin, no? Yung hindi talagang nasa damdamin. Tayo dito nagbibigay tayo ng ating sariling opinyon ukol sa pakikinig sa kanilang mga sinasabi, panonood sa ating mga nakikita, utak na ginagamit upang balansehin ang maraming bagay bago tayo magbigay ng sarili nating opinyon. Opinyon na personal nating ibinibigay, wala tayong pangalang binibitawan, wala tayong taong sinisiraan. Pag-uusapan natin yung Anti-Terrorism Act, o Anti-Terrorism Law, kasi batas na nga, napirmahan na. Ang hindi ko maintindihan, palayain natin ang daigdig. Teka, Anti-Terrorism Law ng Pilipinas. May anti-terrorism law ang Singapore. May anti-terrorism law ang Amerika. May anti-terrorism law ang iba't ibang bansa. Bakit nadamay ang buong daigdig? Ang administrasyong Duterte ba ang namamahala sa buong daigdig? Para sabing palayain natin, no? Ang buong daigdig. Wow. Ang lawak pala ng diktador, no? Dinadiktahan pala ng administrasyong Duterte ang sandaigdigan. Teka, alam ko Pilipinas ang pinag-uusapan natin eh. Kung may mga kapwa ko Pilipino katulad ng mga OFW, generally OFWs, nasa ibang bansa tayo para magtrabaho, may kontrata tayong pinirmahan upang magtrabaho. Maliban na lang yung mga sasabi ating mga kapwa nating Pilipino na nag-migrate na, dual citizen na ba, nagpalit na ba ng passport? Yeah. Medyo sabi nga nandiyan ka na sa bansa na yan, wala ka na sa... O, yung pamilya ko kasi nasa Pilipinas, apektado. Hayaan mo yung apektadong magsalita. Pero in tinalikuran mo ang Pilipinas sa pangarap mo tumira sa ibang bansa, magkaiba na yung pananaw ng bagay na yun. Diba? Wala naman ako sinasabi na di ka pa rin naman Pilipino. Nagbago lang yung citizenship mo. Pero yung dugo mo, yung pag-iisip mo, Pilipino. Pero marami sa atin kasi, minsan nakadala lang sa Amerika na isang buwan, nakapasyal lang. Panay na English.
na pagdating sa Pilipinas eh, I don't know Tagalog eh, no? Pero pag tinadyakan mo yung paa, sisigaw ng aray. Ayan. So, ganun tayo, minsan kadalas kaarte. So, sa bagay na kanilang pinaglalaban, ano ba ang inyong pananaw? Kasi ako naguluhan, pinanood ko siya ng buo, nag-umpisa dun sa, para si Charlie Chaplin, dun sa umpisa, di ba? Yung artistang nawala, na kung ano na yung mga kalokohang nakikita natin, no? Tapos nahinangaan ng marami, na they're trying to use their own influence with their fans, with the people, thinking what they say, the people will just follow. The last time, I just had that question with Sharon Cuneta to define disente, na ibalik ang disente, ang sa disente ang bansa, etc., etc. Siguro naman, with the technology that we're having right now, na binanggit nila, eh, tama. Nagagamit nga yung teknolohiya, at salamat sa teknolohiya, dahil maraming tao sa pananaw ko ang nagising. Kasi ako, lalong-lalo na ang inaalala ko, yung mga naluto ang utak ng mga bagong henerasyon, yung mga tinatawag nating millennial, na ang natutunan ay yung librong kanilang ginawa na itinuro, isinaksak sa utak, na siyang naging dahilan na kadalasan, aminin man natin o hindi, yung henerasyon na yon, sila yung nuknukan ng pasaway at pananaw dahil nga sa sinatawag na demokrasya at sa librong niluto ng mga grupo nila. Kung titingnan natin yung mga taong nandoon na nagbabasa na kanilang script, nandoon yung sa CHR, pag-usapan natin yung CHR, marami sa atin ang pumupuna na bakit sa tuwi na tahimik sila tungkol sa mga biktima ng terorism, mga biktima ng terorista, mga kapulisan o kasundaluhan na inambush, patay, tahimik sila at pag nagalaw yung kabilang parte, puputak sila. Ano ba talaga ang trabaho nila? Sino ba talaga ang pinaglalaban nila? Ando doon yung mga artista, direktor, gumamit ng mga ibang vlogger siguro yung iba, influencers daw. No? For me kasi, me, doing these vlogs as a reaction video, I wanted to influence people of understanding things fully. Kaya lagi kong binabanggit, wag dahil nabasa yung title o nanood ng kapiraso parte ng video na hindi mo na naman totoong naintindihan, para ka nanood ng isang pelikula na ikwento mo na sa buong bayan yung buong kwento ng pelikula kahit mali-mali. Ganon nga kasi ang nangyayari. Dahil unang-una, hindi nawawala ang demokrasya sa atin. Ang nawala sa Pilipinas, sa lalo sa mga Pilipino, disiplina. Dahil sobrahan nga tayo sa demokrasyang sinasabi. Sinasabing demokrasya na nakamtan natin pagkatapos ng 1986 revolution, yung sinasabing EDSA 1 na pagpapalaya daw sa diktador. Ano nangyari sa Pilipinas? Hanggang bago dumating ang 2016, 33 taong mahigit. At 33 taon, di ba, kung susumahin ang pangyayari. Tama ba kwenta ko? O 30 taon lang? Di ba? So, 1986, 1996, 2006, and 2000. 30 years in the making. Oh, may bakit may namauuso kasing 33 years ako nababase. Nahawa na ako sa kanila na sinasabi nila na from 1971 up to 1986 daw yung tinatawag na martial law. And it was lifted in 1981. So it's only 9 years in the Philippines. Yun lang sa history ng Pilipinas, binaboy nila, ginago nila. At maraming mga nagsasabi, may makakausap ako mga kabataan, nababanggitin yung mga naranasan namin nung panahon na yun, nung kami yung nasa elementarya, yung Nutriban, yung mga daladala naming claim na malalaking lata, yung bulgur at kung ano-ano pa, yung mga libreng gamit sa eskwelahan, lahat daw yun peke. Peke na naranasan natin. Hindi siguro yung mga nasa alta sosyedad. Kasi nasa mamahali sila eskwelahan eh. They can eat all what they want, di ba? Pero yung tulad nating mga mahihirap, sa tingin ko, pare-parehas tayo nasasabihin, we experience all the same. Dahil sa pagkakatanda ko, galing nga kay Pangulong Marcos, na sinasabi niya, ang gusto niya is maging matalino ang bawat Pilipino. At para masustinahan yun, laging tatandaan, empty stomach, empty brain. Kaya nga may naging sepisyente yung pagpapakain sa mga kabataan para laging alertong utak sa pag-aaral.
So, sa ganong pagkakataon, ano ba talaga yung ipinaglalaban? Anti-terrorism law. Dinamay ang buong daigdig. Pinakialaman yung demokrasya na mabubusalan daw ang freedom of speech. Mabubusalan daw yung freedom of expression. Mabubusalan daw yung freedom of the press. Dahil nandun na naman, bida na naman yung isa na naman doon na maraming fake news na ginagawa na may kaso regarding sa cyber law. Yeah, 'di ba? Si Rappler, si yung CEO nila na si Reza. Oh. Tapos yung madre, na ganun din na putak na putak na laging bida ng bida na tinuturo sa mga kabataan ay mag-alsa. Kailan pa ba susunod sa sinasabi na nahihiwalay ang relihiyon tungkol sa usapan sa estado ng isang bansa? Kailan ba nakinig yung ba laging niyong pakikinggan? At yung mga impluensya ng mga artista, sila ba dapat sundin? Hindi tayo dapat gumamit ng utak kung ano sasabihin nila. Dapat tayong sumunod dahil siya na sinasabi nilang tama. Doon nila ginagamit yung kanilang estado para itwist ng itwist ang maraming bagay at utuin ang utuin muli ang utak ng mamamayan. Ang problema sa nabanggit nga nila na dahil sa teknolohiya, marami nang natutunan ang mamamayan. Kung kaya't mas maraming bagay na nabulat-lat, maraming bagay ang natutunan, maraming bagay ang naibalik, maraming bagay ang nakaunawa. Kaya ang mga tao natutong umalsa laban sa kanila. Kaya nga diba nangyari, yung unti-unti silang nawawala, unti-unti silang nalalagas sa panunungkulan. Sino ba ngayon ang sabik doon sa tinatawag na makatungtong muli at mahawakang muli ang kapangyarihan? Malapit na silang maubos. Dahil sa tingin ko sa susunod, matapos yung tinatawag na audio diretso sa Inodoro, at andyan pa yung mga iba, sana naman, tuluyan na nating baguhin ang sistema na ibinebenta ng nakararamihan dignidad. Kaya pilit nilang ipinaglalaban ang lahat ng mga mamamayan na magagamit nila na masampalang ng konting barya, andyan dyan naman sila sa pwesto. Sana mas manaig sa atin, manalo tayo laban dyan sa mga yan upang maipupo natin, mailukluk natin ang mas matitinong tao na tutulong talaga para sa kapakanan ng mamamayan. Yun lang ang aking opinyon sa bagay na yun. Dahil ako ni minsan, kahit na noon pa na nakikiloko sa politika dahil mahilig ako dyan mula pagkabata hanggang sa naging botante ako, tanggap ako ng tanggap ng bumibili ng boto. Pero pagpasok ko doon sa loob, ang iboboto ko hindi yung nagbigay sa akin ng pera, pero pinupuno ko yung bulsa ko bago ko pumasok doon. Sayang eh. Sa isang katulad kong mahirap, tatanggapin ko yun. Pero pagpasok ko sa loob, nananatili sa akin ang dignidad ko. Kung sino yung mas iniisip ko, mas nakikita ko na karapat dapat mamuno kung saan ako nakatira ng mga panahon na yon. Hindi ako basta-basta naglalagay ng tinta sa daliri ko para iupo lang doon yung nagbigay sa akin ng konting barya. Sabi nga eh, sometimes you have to have that two-face in that situation. Diba? Nakangiti ako sa iyo, tinanggap ko, pagpasok ko sa labang, sabi ko, gago ka, hindi ka kung sino man para iboto ko. Dahil ang pagkakaintindi ko, maaga pa sa buhay ko, nasabi ko na, ang taang bumibili ng boto, walang kwenta pag naupo na to. So, ano ba talaga ang problema sa anti-terrorism law? Kung naunawaan ninyo, katulad nga naman naging example nga ni Congresswoman Lucy Torres Gomez, yung kanya mga ibinigay na example nung nakaraan nga natin naging vlog, tungkol na rin doon sa sagot nga ng madre na hindi batas ang susupil sa terorismo. Eh, sino nga? Diba? Sino? Walang batas. Pag walang batas, ewan na kung ano na nangyari sa isang gobyerno. Hindi ang gobyerno ang magsusubo sa atin ang kakainin sa araw-araw. Wala akong nakitang bansang ganun ang nangyari. Wala akong nakitang bansang walang pinatutupad na sistema at batas sa kahit anong bagay. Kaya nga, sabi nga, malaya kang magpahayag. Malaya mo ipahayag ang gusto mong sabihin. Pero lagi mong iisipin, may batas na pang nagbigay ka o nagbitaw ka ng isang salita na nag-i-incite ng sedition, may kaso ka, hiwalay yun sa anti-terrorism law. Pag nagbigay ka ng isang pahayag na libelous, na naninira ka ng puri, nandadamay ka ng mga pangalan ng mga tao, may kaso kang libel. Ibang batas din yun. Ang pinangangalagaan ng anti-terrorism law na ito, sa pagkakaintindi ko, especially katulad nga na naibigay na example ni Representative Lucy Torres, yung mga nasa malalaking probinsya na naka-experience talaga
ng terrorism first hand. Ang asawa ko taga Zamboanga. Nagtrabaho ako doon sa kanila. Nagkaroon ako ng first hand experience sa ganong sitwasyon na sabi ko nga mabuti na lang hindi ako sakay ng mga sasakyan na inambush nung oras na yon. Dahil kung nagkataon, walang inyong lingkod na to sa harapan nyo ngayon. So, lalo sila, na doon sila lumaki, nakita nila yung nangyayaring sitwasyon first hand, yung takot, yung trauma na idinulot sa kanila nun, yung mga nawalan ng mga minamahal sa buhay, paano yun masusolusyonan? Yung lagi nilang sinasabi na innocent upon na sinasabi na you are still innocent upon proven guilty. Tapos na, nagawa na, patay na yung mga mamamayan. Diba? Nasunog na, nasira na ang mga estruktura, tsaka mo hahabulin. Ang anti-terrorism law sa pagkakaintindi ko, kasi sa pagkakaintindi ko sa ibang anti-terrorism law sa ibang bansa is tungkol doon sa preventive. No? Minamatsyagan mo na, may timbre na, aalamin mo na, masasawata mo na hanggat mas maaga bago sila makagawa. Dahil sabi nga, ang terorismo ang pinakamalaking nakakatakot na isang gagawin ng mga terorista sa isang bansa. Marami na tayong nakitang mga ganyang kaso sa iba't ibang panig ng mundo. And talking about disente, kadalasan ang nakikita natin yung mga kung todo de forma na disenting-disenting tignan ang utak ng terorista. Kadalasan yung mga disenting-disenting itsura, utak ng korupsyon na kung ano-ano pang kurso ang tinapos sa iba't ibang bansa, mga certificate na kung saan-saan ang galing, di ba? Mga MBA na ipinagyayabang, and at the end of the day, ang major corruption or terrorism. Sino ba? Di ba? Tignan mo naman ang credentials ng mga katulad ng mga malalaking terorista sa ibang bansa. Si Bin Laden na lang, nakita mo naman siguro credentials noon, sasabihin mong isang disenteng tao. Tama ba o mali? Yung binanggit na sinasabi na diktador, asan na yun ang mga bansa na ginawa lahat ng maganda sa bansa nila? Nasaan na? Nung nawala yung sinasawag nilang diktador, ayun, mukha na namang bosabos ang kanilang bansa. Kaya, ganun ba muling ibalik sa mukha na naman tayong basura? Katulad na nabanggit ko nga na sinasabing yung mula noong 1986 hanggang bago nagbago noong panahon ng 2016 na unti-unting pinipilit, hindi kayang baguhin ng Pangulong Duterte na ang basurang inilatag at ang pananaw ng mamamayan ng ganong kahaba na naluto nung librong ginawa nila ay magbago ng isang iglap. Kaya maraming salamat sa mga tao na natili yung kanilang dignidad at ipinapasa sa kaalaman ng kanilang mga naging anak kung ano yung kanilang mga first hand na istoryang nakita at pamumuhay na naranasan at pilit nilang ipinaliliwalay sa kanilang mga anak. Katulad na nga lang ng mga magulang na naghahabol sa kanilang mga anak na na-recruit na nandoon sa bundok at armado na. Ano? Lagi na lang bang ganun? Hahayaan natin ang mga anak natin na maligaw? Yun ba ang demokrasya ang sinasabi nila? Yung wala nang ginawa kung di magsisigaw dyan sa lansangan? Yung mga nandoon sa eskwelahan na biglang mag-walk out, ilalabas ang mga gamit, susunog niya sa gitna ng campus na binabayaran natin ng tax? Yun ba ang demokrasya? Doon ba ang tinasabi nilang disente? Yun ba ang pagiging disente? Kung yun din lang naman ang pagiging disente, salamat na lang, hindi ko nituturo sa anak ko. So, kayo, siguro naman, napanoodin nyo ng buo. Sabi ko nga, hindi ko pinutol. I gave that privilege to them for you people to listen. Sana na maibibigay ninyo ng marapat ang inyong pananaw sa comment section upang ating mapag-usapan kung ano ba talaga sa tingin ninyo, ano ba talaga ang kanilang ipinaglalaban. Naibigay ko ang aking opinion. Karapatan ninyong ibigay ninyong opinion. Sabi nga, malaya rin tayo nagpapahayag ng ating saloobin. Nagsasalita tayo ng patas. Kung nabanggit ko man yung mga pangalan nila, nandun sila eh. At kung nag-question, katulad nyo na sa CHR, di ba? Isang magandang example na marami nang naging issues na bakit laging ang kriminal ang nauuna, pero tahimik kayo pagdating sa mga biktima. Sino ba talaga mas importante? Kaninong buhay ba talaga ang ipinaglalaban nila? Buhay ba natin o kapangyarihang gusto nilang ulit makamtan? Ayun lang, maraming salamat sa inyong lahat.
At mega shoutout sa lahat ng aking subscribers at maraming sa lahat. Maraming salamat sa lahat ng aking mga bagong subscribers. At para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, huwag kalimutang mag-subscribe and don't forget to click like. Leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all so you not miss any new updates from me. And don't forget to share to spread the love and the knowledge. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay, sa inyong pagsuporta sa aking channel. Laging tatandaan, ang inyong pagsuporta at patuloy na pagsubaybay ay magiging malaking tulong para sa mga little warriors na nais matulungan ng channel na to. Ang inyong munting oras ang magiging daan upang mabigyan sila ng panibago at pinapangarap na malusog na kinabukasan. Maraming salamat sa inyong lahat at sa lahat ng mga kapwa ko OFW kung nasan paring man tayo ng mundo. Ingat at sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Ingat. Nandiyan dyan pa rin ang kalaban natin hindi nakikita. At para sa lahat ng mga mamamayan sa buong sanlibutan, nabanggit na nilang naman nila yung daigdig, sana mawala na ang kalaban natin hindi nakikita. Hopefully, everything will go back to the real normal. Not the new normal, but the normal itself. And these things will only happen if we will have that discipline on us. Okay? So, sabi ko nga, disiplina ang kailangan nating maibalik dahil ang demokrasya ay nananatili sa atin. Disiplina ang kailangan nating maibalik upang maging ligtas. Tandaan, stay home, stay safe. Maraming salamat sa aking pamilya, Mami. I love you so much. So, my tourist station, Trish, I love you guys. God bless us all. Maraming salamat.